Maaga rin bumoto sa Davao City si Vice President at Education Secretary. Oh, si Vice President galing pa ng Maynila yan. Umuwi pa ng Davao para bumoto tapos si Manang Amy walay. Grabe. Sabi ni Wasali para daw call center agent si Sandro. Ganyan ang ibag ni Banat Bay pagka gumising ng alas 12. Kasi sanay si Banat Bay gumising alas 5 ng hapon eh. O pagka gumising yan si Banat Bay ng alas 12, ganyan. Pero usually, yung mga malalaki ibag, pungay ang mata niyan, ganyan. Kasi inaantok yan eh. Bilib ako kay Sandro, ang laki ng ibag, puyat, pero ang laki ng mata. Oh, parang ano, may something ah. Oh, sige, sige. Tuloy natin. Secretary Sara Duterte. Giit ni VP Sara, matatapos lang ang election period, oras na matanggap na ng mga gurong tumayo bilang Board of Election Inspectors ang kanilang honorario. Noong Friday, binuksan nila ang kanilang command center. At yung command center nila ay mag-close lang, hindi pagkatapos ng election, kundi pagkatapos ng pagbigay ng honorarium sa mga teachers. Kung 100% na ang... Ang ganda ni Inday. Alam mo si Inday walang ka-stress-stress. Ito yung binabanatan ng Congress, pero walang ka-stress-stress. Si Sandro, di ko alam kung ano bumabanat sa kanya. Sino ba bumabanat sa kanya? Bakit parang ang laki ng ibag pero mulat na mulat siya. O si Sandro yung isang kabataan na mulat sa katotohanan. Download at 100% na ang pagbibigay doon sa mga... Galing ng Batak. O syempre. Kasi pagkatapos ng Batak, pagpabalik ka Maynila, lawag na eh. Lawag, tapos sinai. Ganyan. Oo. Ano ang Batak ang sinasabi niya? Hindi ko alam yan. Charge sa field operations, doon pa lang magsasara ang command center ng COMELEC para mapanigurado nila na nabuo nila yung proseso pre-elections, during elections, and post-elections kasama yung pagbibilang. Walang kodigo yan. Walang kodigo yan. Tinanong si Inday tungkol sa proseso ng eleksyon. Alam na alam niya ang galing palakpakan. Napakagaling talaga ni Inday Sara. Walang kodigo, walang putol-putol, walang bulol-bulol, walang lunok-lunok yan. Pag-submit ng mga results at pagbibigay ng Bago umalis sa voting venue, nakihalubilo muna ang bise sa publiko at kumain ng fishball. Nagbabalita mula sa... Trapong-trapo ah! Walang iya, Inday Sara, okay na eh. Trapong-trapo. Kumain pa ng fishball. Nagpabili ka na lang sana, tapos kumain ka sa kutsi. Iisipin na naman ng mga basher mo niyan. Trapo ka. But anyways, ayan po ang una nating balita. Palakpakan natin ang mga naghatid ng balita na yan, ang TV5. Ayan, no. Tingnan naman natin itong isang balita patungkol sa isang mayor at ilang gobernador sa Luzon nakasama sa iniimbestigan sa umano'y vote buying. Well, eto na, legit itong balitang ito dahil kakasabi lang ni Marcos Jr. na ang trabaho po ng mga kapitan ay maging runner ng mga mayor at gobernador. Ayan, kaya tingnan natin itong balitang ito. Grabe, no? Kasama sa iniimbis ng vote buying. Ibang klase talaga sa Pilipinas. Sabi ko, wala nang pag-asa sa Pilipinas talaga. Kahit gaano katindi. Kaya sabi ko nga sa inyo, galit na galit ang mga Pilipino pag ninanahawan sila. Galit na galit ang mga Pilipino pag merong mga sangkot sa katiwalian. Pero ang unang-unang mga tiwali, tayo ring mga mamamayan eh.
Kasi sa halagang 1,000, 1,500, 1,700, 2,000, pinagbibili natin yung kaluluwa natin tapos magtataka kayo kung bakit ninanahawang kayo ng mga opisyal natin sa gobyerno, mga buwisit kayo. Sige, play natin to. Ano ng COMELEC na sangkot sa vote buying yung mga inaakusahang opisyal at ano yung partikular na ginawa nila? Aga, wala nga ang tinukoy na lugar ito, mga si Chairman George Erwin Garcia kanina. Pero ayon sa kanya, ay ito ay sa isinagawang validation ng COMELEC. Sa panayam natin kay Commissioner Election Chairman George Erwin Garcia, sinabi niya na ito ay kinabibilangan ng gobernador at mga alkalde. Pero meron po kami iniimbestigan isang governor at 13 mayor sapagkat mukhang sa bahay pa nila pinadidistribute yung iba mga pag-aari po nila. Ayan ha, nakita mo, tingnan mo ha. Paano magbigay ng statement si Commissioner COMELEC? Meron po kami iniimbestigahan na 13 mayor tsaka mga gobernador dahil meron kaming ebidensya na mukhang sa bahay pa sila nag-aabutan. Sinabi niya na yung pangalan? Sinabi niya na kung sino-sino? Wala. Alam niyo kung bakit. Kasi ganun naman dapat. O kapag nag-iimbestiga ka pa lang, magbigay ka lang ng details ng investigasyon pero wala ka pang konklusyon at wala pang pangalan. Pero kung si Boying Remulla yan, kung si Boying Remulla yung sekretary ng COMELEC, sigurado ako may mga pangalan na yan. Tapos may mga kaso na yan, kulang na lang dyan sintensya. Oo. Oh, kita mo, nakita nyo yung difference between a good secretary and a sobra pamidya secretary. Sinabi rin ni Chairman Garcia na sana anya ay hindi na nakikialam ang mga ito sa isinasagawang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ano ba tinitong na kina? Director, di ba? Napakadami po natin iniimbestigahan, nakarating po lahat sa atin. In fact po yung iba, pinapuntahan natin yung mga lugar na nanire-report sa atin. Unfortunately, hindi naman po pala katotohan na madami rin po yung mga tumawag na fake news pala yung mga sinasabi. Samantala kanina bandang alas 7:30 ng umaga ay nakaboto na si Chairman Garcia sa kanyang polling precinct sa barangay Panabaserca, Indang, Cavite. Sa pagboto ni Garcia kanina ay umabot lang siya ng halos 5 minuto para makapili ng kanyang napupusuang kandidato. Aga, matapos naman niyang bumoto ay pumunta muna ito sa Indang Central School bago nga dumiretso dito sa Paliparan 3 Elementary School. Ayan, palakpakan. Oh, hindi na tayo interesado kung anong mga pinagagawa nito. Gusto rin yata nito maging ano, maging artista. Panay din ng ano kung sabi nga niya na eh, si Bongbong nga ay binantayan nung bumoto eh. Dapat ako din. Wow. Mga sekretary natin, puro kayo pamilya. Oh, but anyways, eto naman yung isang balita. Nako, napakaganda nito.